Magandang araw mga kahalaman, ako uli si Jeneline Reyana. Welcome to my YouTube channel. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay tungkol sa halamang Chlorophytum colossum o mas kilala sa tawag na spider plant. St. Bernard's lily, spider ivy, ribbon plant, kaya siguro tinawag na ribbon plant. Hen and chicken, kasi mukha siguro itong feather. Maraming pag-aaral ang NASA noong 1989 na maraming benepisyo tayong makukuha dito sa pagtatanim ng halaman sa ating bakuran. Isa na rito ay napupurify niya ang hangin. Nakakapag-produce siya ng oxygen, then na-absorb niya ang carbon monoxide, selene, at formaldehyde. Then kung tatanungin niyo po ako kung nakalalason po ito, hindi po ito nakalalason. Pero kung meron tayong mga alagang pusa or aso, pag napasobrahan po sila ng kain, neto is magsusuka sila. Kaya ingatan po natin makain ng ating mga aso ito. Ayon sa feng shui, bukod sa maganda siya, iswerte pong halaman ito. Tinatawag po itong lucky plant or lucky tree. Kaya marami nag-aalaga nito kasi daw, swerte daw ito. Ito ilagay sa loob ng ating mga bahay or opisina kasi hindi ito nangangailangan ng direktang sikat ng araw. Mas gusto niya is bright shaded or filtered sun. Then kaya niyang mabuhay kahit liwanag lang ng fluorescent light ang kanyang nakukuha. Ngunit, dahil nalaman ko ito at may buhay, ilalabas pa rin natin siya once a week para po makapag-photosynthesis pa rin po siya. Pero, kung ilalabas po natin siya once a week, dapat ilagay po natin siya sa morning sun lamang kasi masusunog ang kanyang mga dahon. Bakit po nasusunog ang mga dahon niya? Una, na sunburn. Nagugulat po tayo, yan may mga ganyan. Sunburn. Ayan, ganito. Pag nasobrahan kasi siya sa sikat ng araw, masusunog yung dulo ng dahon niya. Or nasusobrahan siya sa acidity or sa alat. Ang gusto niya kasing lupa is mabuhaghag. Pero re-retain ng moist. Ayaw din niyang natutuyuan. Kasi pag natuyuan din to, ganyan din magsusunog ang kanyang dulo ng dahon. Gusto niya hindi basa, pero hindi rin tuyon-tuyo. Yun nga yung lagi sinasabi, hindi basa, hindi tuyon-tuyo. Moist lang, kasi ayaw niyang natutuyuan ng lupa na todo-todo. Paano natin mapaparami ang spider plant? Sa pamamagitan nitong flower niya. O offset niya. Kasi nagpa-flower ito, tapos magkakaroon siya ng offset na ganito. Or suhi ang tawag. O clamps. Pwede mo itong ipropagate, ikat, then itanim. Or pwede rin ito mismo is paghihiwalayin. Isi-separate mo itong mga to, tapos itatanim. Pwede po yon. Yung watering po niya is 2 times a week kung tuyo na ang lupa niya. Kasi mas maganda po talaga sa kanya yung mabuhaghag na lupa. Madali siyang mag-o-offset. Ayan o, maganyan o. Madali siyang magka ganyan. Ito nito, ayan, mabuhaghag ang lupa niya. Anong mixture ng lupa niya? Pwede kayong bumili na ng ready-made sa garden shop ng loom soil, yung complete na tinatawag. Huwag kayong kukuha ng loom soil na less
soil kasi gusto niya ng may soil. Ang kukunin nyo is loom soil complete. May vermicast na. Then fertilizer niya, compost, vermicast, kasi hindi naman din ganun ka ano sa fertilizer kasi madali lang talaga itong alagaan. Kumbaga ito is napaka bait na alagang halaman, kaya pwede ito sa mga beginner, yung maganda itong umpisahan nilang alagaan. Bukod sa maganda, madali pa siyang alagaan. Then maganda siya sa loob ng bahay, hindi siya maselan. Sa peste naman po, yon dahil ano, dikit-dikit yung kanya mga dahon, is mealybugs ang karamihan, tsaka gagamba. Kasi binabahayan to ng gagamba kasi nga dahil hindi siya mahilig sa panay-panay dilig, is minsan nababahayan to ng gagamba. Then tapos nakalagay pa siya, nakahangin pa siya, hindi siya nadadaan-daanan ng mga tao. Ayan, nagbabahayan po ito ng gagamba. Sa susunod, papakita ko po sa inyo kung paano ipropagate itong spider plant tsaka yung soil mix na ginagamit ko na sarili kong mixture. Ayan po, tapos na po tayo. Kung nagustuhan nyo po ang aking na-share sa araw na ito, sana po i-like, share, and subscribe nyo na rin po ang aking YouTube channel. Maraming salamat po! Happy planting!